Isang pinagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, dito po sa Facebook Live at sa YouTube. Welcome po muli ang bawat sa atin dito sa ating programa, ang ating inaabangan, The Message of Hope. Ang inyong lingkod, Tio Di Malabanan, muli sa inyo ay nagpapaabot ng isang pagbati ng pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako'y umaasa na sa tulong at biyaya ng ating mapagmahal na Diyos, saan man kayo naroon sa ngayon, ay kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at ang kanyang pag-iingat ang siyang ating nararanasan. Maaring kayo man ay mayroong mga iba't ibang karanasan na nasa ngayon ay nasa karamdaman o nasa kapigatian. Subalit, ang ating Panginoon ay siyang Diyos na nakakaalam ng mabuti sa bawat isa sa atin. Katulad ng ating mga pinag-aralan ng mga nakalipas, ang Diyos na ating kinikilala at pinaglilingkuran ay siyang nakakaalam ng ating pasimula hanggang sa katapusan ng ating buhay. Kung kaya nga't patuloy na tayo'y manghawak sa kanyang mga pangako. Ito po ang The Message of Hope na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin na sa kabila ng ganitong karanasan na mayroon tayong pandemic, mayroon tayong crisis, subalit ang ating Panginoon ay mayroong pag-asang nakalaan sa bawat isa sa atin. Muli po, ay maraming salamat sa inyong lahat na mga sumusubaybay sa ngayon. At ganun din naman, ay after na ating matutunan yung ating mga pinag-aaralan, ay ating ibahagi sa ating mga kaibigan. Isang paraan po ng pag-share sa kanila ay ito lamang po, simpleng pamaraan. I-click nyo lang po dito ang share at ito po ay pwede nyo i-share sa Facebook o kaya ay sa Messenger sa inyong mga kaibigan upang hindi lamang kayo makapakinig at pagpalain, kundi sila rin naman. At doon sa mga nanonood sa atin sa YouTube, pwede po ninyong i-subscribe ang aking account. And then, sa anytime na magkaroon po ako ng panibagong upload sa YouTube, ay bibigyan kayo ng notification upang inyong mapanood. At i-share din ninyo sa inyong mga kaibigan upang kung magkaganon ay lumawak ang marami pang mga tao ang nakakaalam ng katotohanan. Who knows? Na sa pamagitan ng inyong pag-share ay sila rin naman ay tumanggap sa ating Panginoon. Kaya habang may pagkakataon pa na mayroon tayong teknolohiyang ganito ang gagamitin, gamitin natin sa mabuting kaparaanan. I-share natin ang mabuting balita at hindi po yung mga fake news, kundi yung good news ang ating i-share. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, ay mag-message lang po kayo sa akin upang kayo ay aking mapaglingkuran. O kaya kung kayo po mayroong mga gustong ipanalangin, i-message nyo lang po ako. O kaya naman dito sa ating chat o dito sa ating comments box dito sa baba ng ating Facebook Live. Kung kayo po ay nagnanais na aking isama sa aking panalangin pamaya pagkatapos, ay mag-message lang po kayo at isasama ko kayo sa ating panalangin. O kaya doon sa mga nanonood sa YouTube ay i-message nyo po ako upang kayo ay maisama ko sa aking panalangin. Ako yung maasa na sa mga napag-aralan natin, lahat tayo ay nakinabang, lahat tayo maraming natutunan at higit sa lahat ay napalapit tayo sa ating Panginoon. Sapagkat yan po ang ating mithiin, yung tayo magkaroon ng lubos na pag-asa at pagkakilala sa ating Panginoong Isus bilang ating personal na tagapagligtas. Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ngayon, tayo muna po ay sumandaling yung muko sa ating panalangin. Mapagmahal at dakila po naming Diyos, amang banal naming makapangyarihan sa lahat. Tunay na napakabuti ninyo sa bawat sa amin na inyo kaming binigyan muli ng pagkakataon upang mag-aral ng inyong banal na salita. Aking dalangin, mahal na Diyos, samantalang aming bubuksan ang inyong banal na kasulatan, ay buksan din naman ang aming puso't kaisipan sa pag-unawa nito. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siya naming tanggapin
upang kung magkaganon ay siyang magpaunawa rin sa amin ng lahat ng aming pag-aaralan sa ngayon at kami lubos na mapalapit sa inyo. Aming inihiling mahal na Diyos, naway kayo ang siyang patuloy naming kasama sa aming pag-aaral ngayon na ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po, ang inyong lingkod, Tio Di Malabanan, ito po ang The Message of Hope. Bago po tayo magpatuloy sa ating bagong topic sa ngayon, ay atin munang balik-aralan yung pinag-aralan natin na nakalipas. Bagaman po ito ay may kinalaman sa propesiya at mabilis yung aking pagka-discuss sa dahilan na mayroon po tayong limitasyon ng oras, at the same time ay mahaba po ang isang talakayang ganito sa loob ng 30 minutes. Aking sisikap na simplify yung mga pinag-aralan natin o pag-aaralan pa. Ang ating pong pinag-aralan ng nakalipas sa aming kinilaman, so una ay yung sa Daniel 2, na ito po ang siyang sinasagisagan sa pangitain ni Haring Nabucodonosor, na yung mga pizza ay naandiyan na simula noong kapanahonan ni Daniel ng 605 BC. Ito po ang siyang sinasagisagan hanggang doon sa kapanahunan nang tayo'y naghihintay sa malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Yung mga sequence po ng mga kaharian ay naandiyan na saad sa ating pinag-aralan. Yun po ang nakasulat sa Daniel 2, na siyang paralel din naman na nakasulat doon sa Daniel 7 ng ating pinag-aralan. May kinalaman doon sa panaginip naman ni Daniel ng mga hayop, at ito'y kumakatawan din doon sa mga iba't ibang mga kaharian, katulad ng hayop ng leon, siyang kumakatawan din naman doon sa Babylonia na siyang ginto doon sa Daniel 2. Naghari noong 605 to 539 BC. Ang sumunod po diyan ay ang oso, at siyang paralel din naman doon sa pilak na sa, kung saan ito ay kumakatawan sa Medo-Persia, yung kaharian ni Cyrus at ni Darius sa Median and Persian, na kung saan naghari sila noong 539 hanggang 331 BC. Sumunod po diyan ay ang Greece, ang kaharian ng Grecia, na kung saan ay naghari sila noong 331 up to 168 BC. Na alam natin sa kasaysayan na si Alexander the Great ang siyang nanguna dito at nangasiwa, at nung siya namatay ay mayroon siyang apat na general na kung saan siyang kumakatawan dito sa apat na ulo ng leopardo na may apat na pakpak. Ang apat na general na ito ay walang iba kundi sina Cassander, Lysimachus, Ptolemy at Seleucus. Na kung saan itong mga general na ito ang siyang nag-take over noong namatay si Alexander the Great, at sila po ay natalo naman ng kaharian ng Roma na siyang kumakatawan doon sa bakal sa Daniel 2. Pero sa Daniel 7, siyang kumakatawan doon sa isang kakilakilabot na hayop na kung saan ay hindi ma-describe ni Daniel, subalit na doon mayroong isinasagisag ito na ito ang kaharian ng Roma na sila'y naghari noong 168 BC up to 476 AD. At pagkatapos po nito ay dumating yung 10 divided kingdoms ng Western Europe. Ating pinag-aralan po ito ay nagsisimula noong 476 AD, at ito po ay matatapos hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus na siyang sinasagisagan nang kung saan kung paanong yung putik at bakal si Daniel 2 ay hindi magkalakip o hindi nagkakaisa. Yan po ang simbolo na kung saan ay sa ating kapanahonan sa ngayon ang iba't ibang mga bansa ay hindi nagkakaisa, at bagaman maraming mga nagtangka na pagkaisahin, at halimbawa katulad nitong isang paraan din naman ng United Nations, subalit hindi pa rin po nagkakaisa ang mga iba't ibang mga bansa. Kung kaya nga, ito po ang katuparan.
Dahil sa ito hinula ng ating Panginoong Hesus din naman na magkakaroon ng digmaan, bansa laban sa bansa, hindi nagkakaisa. At iyan po ang siyang mga palatandaan na naggaganap sa ating kasalukuyan sa ngayon. Subalit ang idinidiin po dito sa Daniel 7 na ating pinag-aralan ay mayroong isang kaharian din naman mula doon sa 10 divided kingdoms na siyang sumulpot na doon sa 10 sungay ng hayop ay tinalo niya yung tatlong kaharian. At ito pong maliit na sungay na ito ay mayroong kapangyarihan na galing din naman doon sa hayop, na kung saan ang sabi doon sa Daniel 7 verse 25, "He shall speak pompous words against the Most High, shall persecute the saints of the Most High, and shall intend to change times and laws. Then the saints shall be given into his hand for a time and times and half of a time." Next week po ating pag-aaralan yung time and times and half a time. Subalit sa ngayon, ating pag-aaralan ang isang na karugtong ng ating pag-aaral sa ngayon sa Daniel 7. At dito po ang dinidiin ay mayroong isang kaharian na kung saan ay susulpot at siya ay magbabadya ng mga salitang kapusungan laban sa ating Diyos. At ang sabi po doon ay kanyang uusigin ang mga banal ng kataas-taasan, ang mga banal ng ating Panginoon. At ito po ay nagkaroon ng katuparan na inusig nila ang mga taong mga nagsisisunod at tumutupad sa utos ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi doon ay kanyang babaguhin ang kautusan. And he will think to change times and laws. At sangayon po sa pagsasalarawan ng pagbabago ng kautusan, nandito po parang wari bang minamartilyo yung ikaapat na utos, ginigiba yung ikaapat na utos na siyang may kinalaman doon sa kautusan tungkol sa panahon. Dahil sa ang sabi doon ay kanyang babaguhin ang panahon at ang kautusan. Sa lahat ng mga utos na napapaloob doon sa 10 utos ay ang napapanahon lamang yung may kapanahon, yung tumutukoy sa panahon ay walang iba kundi yung ikaapat na utos. Kung kaya nga't samantalang ito ay nagkaroon ng pagbabago sa panahon ng 321 AD na kung saan ito ay sinabatas na siyang maaring kinikilala ng maraming mga Kristiyano sa kasalukuyan sa pamagitan ni Constantino, na kung saan ay isinabatas ang sa halip na Sabado, ang siyang ipangilin, ito'y gawing Linggo. Ito po'y ating napag-aralan na nakalipas. Subalit ang ating Panginoon ay nagsasabi sa atin, katulad ni Pedro, siya at ang mga alagad ay nagsabi doon sa aklat ng Gawa 5:29, Acts 5:29. "But Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men." Ako'y umaasa, mga minamahal ng mga kaibigan, mga kapatid, doon sa ating pinag-aralan sa Daniel 2 and Daniel 7 ay nakita natin yung mga puntos. Nang didiin sa Daniel 2 ay ang ating Panginoong Hesus ang siyang bato na siyang malapit na dumating sa ating kapanahonan. At dinidiin naman dito sa Daniel 7 ay yung may kinalaman sa pagbabago ng kautusan ng Diyos, ang lalo't higit pagbabago ng araw ng Sabat. At karugtong po dito sa ating pag-aaralan dito sa Daniel 7 ay ang may kinalaman sa paghukom o paghato. Kaya nga't ating pag-aaralan sa ngayon ng pinamagatan ko na Facing the Judgment Day. Yung ating harapin ang araw ng paghukom o yung araw ng paghatol. Kung ating isasalarawan po ang hukuman sa ngayon, at kung tayo ay sakaling imbitahan doon sa hukuman, ako po ay ilang beses o tatlong beses nang naka-receive dito ng invitation para maging juror. Pero sa ibang mga kadahilanan ay
nag-reason ako at pinagbigyan naman na ako ay hindi makasama doon sa mga jurors na pinipili nila. Subalit kung ating papansinin, kung tayo ay mayroong pagkakasala at tayo iharap sa hukuman, ano po kaya ang ating magiging damdamin kung tayo humarap na doon sa hukom, mayroon tayong abogado, mayroong clerk na sumusulat ng kung ano yung ating mga kaso o kung ano yung ating mga banggit at nandoon sa hearing, sa pagtugon o pagsisiyasat kung ano yung ating mga ginawa. Isa sinasalarawan po dito na kung halimbawang tayo ay haharap doon at mayroong kasalanan, maaring tayo ay kabahan sapagkat iyon yung panahon ng sisiyasatin kung ano yung ating ginawang kasalanan. Subalit kung tayo ay walang kasalanan, haharap tayo doon sa hukuman na tayo ay panatag sapagkat babanggitin natin kung ano yung nandoong wala tayong pagkakasala. Ganun pa man, alam natin na tayong lahat ay nagkaroon ng pagkakasala. At sang-ayon kung ating papansinin sa banal na kasulatan, doon sa aklat ng Daniel 7, verse 9 and 10, ang sabi po dito, I watched till thrones were put in place, and the Ancient of Days was seated. His garment was white as snow, and the hair of his head was like pure wool. In continuation, it says, His throne was a fiery flame. A thousands ministered to him. 10,000 times 10,000 stood before him. Ito po yung pagsasalarawan doon sa pangitain ni Daniel, sa Daniel 7, na kung saan ay darating ang panahon ng ating Panginoong Diyos, yung Ancient of Days na tinutukoy dito, ang Diyos ay darating na mayroon siyang thousands and ten thousands of thousands na mga anghel na kasama. At dito idinidiin mga minamahal na mga kapatid, tayo ay haharap sa Kanya. Sa paanong pamamaraan? Ang sabi po doon sa verse 13, I was watching in the night visions. Ito po ay si Daniel ang siyang sumulat nito. And behold, one like the Son of Man, coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Maliwanag po dito, ang sabi dito ng lingkod ng Diyos na si Daniel, nakita niya doon sa pangitain, looks like the Son of Man is coming in the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days. Ito po'y tumutukoy, mga minamahal na mga kapatid, doon sa bato na bumagsak doon sa paa sa Daniel 2, yung pagdating ng ating Panginoon. Subalit bago siya dumating, mayroong nararapat na gawin at siya sa atin sa kasalukuyang panahon na kung atin titingnan doon sa pagpapatuloy ng Daniel 7 verse 10, the court was seated and the books were opened. Ang hukuman daw po mga minamahal na mga kapatid ay naandoong nakasitil na ito, nakaayos at nabuksan ang mga aklat. Sa hukuman po ay mayroong kung tawagin ay mga aklat na doon ay tinatala kung ano yung ginampanan nating bahagi base doon sa mga nakasulat ay ibibigay ang hatol at base doon sa pagdinig at pagsisiyasat ng kaso ibibigay ang hatol. Subalit kung ating papansinin mga minamahal mga kapatid doon sa aklat ng Gawa 17:31 o Acts 17 verse 31, He has appointed a day on which He will judge the world.
Itinilagaro po, Panginoon, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid ng ating Panginoon, ang isang araw o isang panahon upang husgahan niya, siyasatin niya ang buong sanlibutan. Hindi lamang po ang isang tao, isang grupo ng mga tao, o isang bansa, o lahat, o kung sino man, kundi pambuong sanlibutan ang kanyang pagsisiyasat. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, ang sabi doon sa John 3:16, ay pambuong sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong anak. Kung kaya nga't, sisiyasatin niya dito, pambuong sanlibutan. At ano ang dahilan sa paghukom? Ang sabi po dito, what is the reason for the judgment of God? We know the story of Lucifer. Sang-ayon po sa pagsasalarawan, nakikita po natin, ito'y simpleng pagsasalarawan kung paanong si Lucifer ay dinidescribe doon sa aklat ng Isaiah 14:12-14 na siya ay mayroong katanyagan. Atin pong basahin ang sabi doon, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation. On the farthest sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Isaiah 14:12-14. Nandito po mga minamahal na mga kapatid, ang talata na nagsasabing itong si Lucifer, napakaganda ng kanyang pangalan, di po ba? At ang meaning ay tala sa umaga. The morning star. Subalit siya'y mayroong pag-iisip na nais niyang mahigitan ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat siya ay isa lamang sa nilalang, hindi siya man lalalang, na ninanais niya na higitan ang kapangyarihan ng Diyos. Kung kaya nga't siya ay nagkasala, at marami siya, palibasa doon sa mga talata po sa Ezekiel, siya din naman ay leader ng mga anghel. Nandoon, siya ay ibinagsak dito sa lupang ito kasama ng 1/3 of his angels. 1/3 of his angels binagsak sa lupang ito at nandito. Samantalang siya ay namuhay sa lupang ito ng pang buong sanlibutan na kung saan ay kanyang dinadaya ang sanlibutan. Nandyan po mga minamahal mga kapatid, iba't ibang mga kaparaanan ang kanyang ginagawa upang ang mga anak ng Diyos ay kanyang dayain. Sa isang simpleng pagsasalarawan, ganyan po si Satanas o si Lucifer sa kanyang parang siyang galit na galit dahil sa iniisip niya na ang paghukom ng Diyos, ang ating Panginoong Diyos ay hindi pantas. Lucifer claimed that God was unfair. Sapagkat bilang siya ay isa o leader ng mga anghel doon sa plan of redemption, hindi siya isinama at mayroon siyang isipan ng pagmamataas, mataas pa kaysa Diyos, kung kaya nga't siya ay binagsak sa lupang ito. At ang sabi po dito, the trial of the ages from that time on began. And then, the heavenly records reveal God's justice. Ang mga makalangit na mga talaan ay siyang nagpapahayag ng pagtatapat o ng katapatan ng Diyos o ng kanyang pagbibigay ng paghustisya sa bawat isa. Sa ating buhay sa ngayon, kung ating isa sa larawan, mayroon po tayong karayaan ng pagpili, the power of choice.
na siyang katulad din naman ang ibinigay kay Adan at kay Eva. Nang sila'y sinabihan ng Diyos na samantalang sila'y nasa paraiso ng Eden, malaya kayong makakakain ng anumang puno na naandito sa paraisong ito, liban doon sa isa. So binigyan sila ng kalayaan na pumili, and the power of choice was given to them, but they choose instead of following God, obeying God, they choose the other way. Same with us in our time. Mayroong tayong kalayaang pumili. Bagaman na andyan, sinasalarawan si Satanas, bumubulong sa atin, inuudyokan tayo, gumawa tayo ng kasamaan, o tayo ay lumayo sa ating Panginoong Diyos. Subalit na andyan din ang ating Panginoong Isus. Siyang tumutulong sa atin. Ang kanyang mga anghel, siyang tumutulong sa atin upang tayo ay sumunod sa yapak ng ating Panginoong Isus. At ang sabi po dito, in the reality of the judgment is what? According to Romans 14 verse 12, so then each of us shall give account of himself to God. Maliwanag po dito na tayong lahat, mga minamahal na mga kaibigan, ay darating sa isang pagkakataon na haharap sa ating Panginoong Diyos na kung anuman yung ating mga ginawa ay darating sa isang panahon nang tayo ay huhukuman ng ating Panginoon. Subalit ang sabi doon sa aklat ng Ecclesiastes 11 verse 9, rejoice, O young man, in your youth, and let your heart cheer you in the days of your youth. Walk in the ways of your heart and in the sight of your eyes. But know that for all this, God will bring you into judgment. Sa ating pagiging kabataan, kung maaari kung tayo ay matanda na sa kasalukuyan, sa ating pagkatao, anuman ang ating edad, ang sabi ni Haring Solomon, maaaring tayo magalak, tayo masaya, gawin natin ang anumang bagay na gusto natin gawin. Subalit ang sabi niya doon, darating ang isang panahon na tayo'y huhukuman ng Diyos. Darating sa isang pagsusulit. Sa karanasan ni Haring Solomon, nang siya ay nasa panahon ng katanyagan, siya ay pambuong sanlibutang tanyag sa kanyang karunungan, katalinuhang ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Subalit, dumating ang pagkakataong siya'y lumayo sa ating Panginoon o napalayo sa Diyos. Kung kaya nga't isinulat niya ang aklat ng Ecclesiastes na ang tema ay vanity or walang kabuluhan. Sapagkat lahat ng bagay na naranasan at tinanggap ni Haring Solomon sa kanyang huling mga panahon ng kanyang buhay, isinulat niya lahat ng yun ay walang kabuluhan maliban na ito'y sa Diyos o siya'y sumunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya't ang ating pagiging kabataan, darating ang ating Panginoon na may sabi doon, tatanggapin natin ang kung ano ang paghukom niya. The magnitude of the judgment will be given to each one of us kung gaano kalaki o kaliit yung ating ginawang kasalanan sa ating Panginoon. Subalit, sa pamantayan ng Diyos, maging ito man ay maliit o malaki sa ating paningin, basta't ito'y kasalanan. Ito'y kasalanan nang sabi doon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, kung ating hihingi ng tawad, sa 1 John 1:9, tayo'y kanyang lilinisin, tayo'y kanyang patatawarin. Ito po ang pangako ng Diyos. At samantalang tayo namumuhay sa lupang ito, ang sabi ng ating Panginoon doon sa Ecclesiastes 12 verse 14, for God will bring every work into judgment, including every secret thing
whether good or evil. Dadalhin daw po mga minamahal na mga kaibigan o mga kapatid ng Diyos sa isang panahon ang lahat ng bagay sa isang kahatulan. Maging ito man ay mabuti o masama ang ating ginawa, darating ang panahon na tayo'y huhukuman ng ating Panginoong Diyos. At ano po ang kanyang batayan sa kanyang paghusga sa atin? Walang iba kundi ang kautusan ng Diyos. Haharap tayo sa Diyos na andito, sinasalarawan. Ito ang kanyang pamantayan, ang kanyang kautusan. 10 utos ng Diyos. Nang sabi din ni Santiago, kung nilabag natin ang isa man lamang dito sa 10, ibig sabihin tayo'y nagkasala, tayo'y makasalanan. Kaya nga't napakahalaga na sa bawat sandali ng ating buhay ay sundin natin siya. Bagaman mahirap sabihin natin ang sumunod sa kanya, pero base po sa ating pinag-aralan, ang Diyos ay hindi nagbigay ng kautosang mahirap sa atin, kundi ito ay madaling sundin. Ang mahirap ay yung tayo'y susuway sa kanyang mga utos. At dito'y sinasalarawan, samantalang tayo namumuhay na ito ang batayan ng Diyos, ang kanyang kautusan, at ang anghel naman na nakasubaybay sa atin ang siyang nagtatala ng kung ano ang ating isinagawa, na katulad ng ang sabi doon sa aklat ng Hebrews 4 verse 13, "And there is no creature hidden from His sight, but all things are naked and open to the eyes of Him to whom we must give account." Walang sino man daw po dito na mga nilalang na kung saan ay makakatago. Lahat sila ay open, lahat sila ay lantad sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Wala tayong may paglilihim sa Kanya, maging lihim man o hayag, darating sa isang panahon, ang sabi dito ni Apostol Pablo sa aklat ng Hebrews, tayo'y bibigyan ng katampatang paghatol sa kung ano ang ating ginampanambahagi. Alam natin mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, na andito ang ating Panginoong Hesus. Siya ang katulong natin sa ngayon. Siya ang gumagabay sa atin ngayon, nagbibigay ng kapangyarihan na kung mahirap para sa atin ang sumunod sa kautusan ng Diyos, na andito sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu at pangako ng ating Panginoong Hesus na tayo ay kanyang tutulungan. At ang sabi po doon sa aklat ng mga awit na sinulat din naman ni Haring David sa Psalm 139 verse 1, verse 3, and verse 16, ang sabi doon ay, "O Lord, You have searched me and You know me. You are familiar with all my ways. All the days ordained for me were written in Your book before one of them came to be." Alam dito mga minamahal na mga kapatid na sang-ayon sa ating binasang talata, maliwanag po dito na katulad ni Haring David, alam niya, sinisiyasat siya ng ating Panginoong Diyos araw-araw, at naandoon isinusulat sa aklat ang kung anuman ang kanyang ginawa. At base po doon sa aklat ng Matthew verse 12, chapter 12 verse 36 and 37, "But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned." Napakaliwanag po dito na sinasabi ng ating Panginoong Hesus, mga minamahal na mga kapatid, anumang mga salitang walang kabuluhan o anumang mga gawang walang kabuluhan o mga gawang pagkakasala, darating ang isang panahon
Nang sabi dito'y ito ay iharap natin sa hukuman. Maaring sa ating mga pananalita, ito ang siyang magbibigay sa atin ng pananalitang magdudulot ng kabanalan. Umaaring ito rin naman ang mga pananalitang magdudulot sa atin ng kapahamakan. Katulad sa kung ating papansinin sa panahon ni Moises, his angry words. Sinasalarawan dito kung paanong si Moises, kung kanyang pagsasalita sa halip na siya ay magsalita lamang doon sa bato, sa panahon nang sila ay nandoon sa paglalakbay. Pero galit siya, kanyang hinampas ang bato. At sa pamagitan nito, mayroong katampatan na resulta ang bagay na ginawa ni Moises. At sa panahon ni Pedro, curse words na kanyang ipinagkaila ang ating Panginoong Hesus, at kahit siya nagsalita pa ng mga masamang salita nang samantalang siya ay sinasabihang isa siya doon sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus, ipinagkaila niya ng tatlong beses. Kung kaya nga sa pamagitan din na yon, nakita ng ating Panginoong Hesus kung paanong ang critical words na binanggit ni Pedro, na sinabi niya, I don't know him. Siya rin namang sa panahon ni Pilato, nung siya ay samantalang maghuhukom para sa ating Panginoong Hesus, naghugas siya ng kanyang kamay. Naisip niya o na pag-alaman niya, wala siyang maibatong anumang pagkakasala sa ating Panginoong Hesus. Subalit, yung mga tao ay naandoong nagsasabi, ang ating Panginoong Hesus ay ipapos sa krus. O anumang mga salita na kung saan katulad ng salita na ginampanan ni Judas, the words of betrayal, ng kanyang betray ang ating Panginoong Hesus, ipinagpalit siya sa pamagitan lamang ng 30 pilak. Anumang mga pananalita na kung saan dumating sa kanilang mga buhay ang katampatan o ang parusa o ang kinahinatnan ng kanilang mga ginampanang pagsasalita. Subalit sa mga anak ng Diyos, sa bawat isa sa atin, napakahalaga na ating ipamuhay ang mga salitang nandito na siyang gagamitin ng Diyos na nakasulat sa aklat ng Books of Judgment, at sa pamagitan ng anghel ng ating Panginoong Hesus na isinusulat niya ito. Ang sabi doon sa aklat ng Malakay 3 verse 16, Then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard them. So a book of remembrance was written before him for those who fear the Lord and who meditate on His name. Sa pamagitan daw po dito ng aklat ng alaala ay sinusulat ng anghel ng ating Panginoon ang anumang ating mga banggiting mga salita. Those who fear the Lord, doon sa mga taong natatakot sa Kanya o sumusunod sa Kanya o nagbibigay respeto sa Kanya. Nandiyan mga minamahal na mga kapatid, isinusulat ang ating mga pananalita doon sa aklat ng alaala. Maaring ito ay words of encouragement, or either it will be words of hope, or words of courage, or words of faith, or whatever words, good words na ating banggitin, nakasulat doon. Subalit, kung tayo nakagawa ng kasalanan, nakasulat din doon yung pagkakasala natin, at inhingi natin ng tawad sa ating Panginoong Diyos, nakasulat din naman, we were pardoned. Pinatawad tayo ng ating Panginoong Diyos sapagkat kung anuman yung kasalanan na yon, pinatawad tayo niya. Dahil humingi tayo sa Kanya ng kapatawaran. Mga minamahal mga kapatid, sangayon doon sa aklat ng awit, Psalms 56 verse 8, Record my lament, list my tears on your scroll. Are they not in your record? Isang katanungan na kung saan nabanggit ni Haring David sa kanyang sarili at sa ating Panginoon. Record, itala ang lahat
ng kanyang karanasan, ng kanyang mga pagluha. At ang sabi po doon sa aklat ng Revelations chapter 21 verse 27, time will come, we will study also the book of Revelation. But it's written there that there is a Lamb's Book of Life. Mayroon daw po na Book of Life, yung aklat ng buhay. At dalawang uri po na nakasulat dito. Only two classes of people in these last days na makikita natin bago pa dumating ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po doon sa Revelation 22 verse 11, He who is unjust, let him be unjust still. And he who is righteous, let him be righteous still. Kung sino man daw po masumpungan ng ating Panginoong Hesus sa panahong ito na tayo ay hindi sumusunod sa Kanya, ay manatili nawa pagka sa panahon na yon na sarado na ang pintuan ng awa, the close of probation. Sabi po ng ating Panginoon, time will come, we will study it also. Ang sabi po doon, yung mga taong mga makasalanan, mananatili silang makasalanan. Yung mga taong banal, mananatili silang banal. Kung kaya nga't ang sabi doon sa aklat ng Psalms 69 verse 28, Let them be blotted out of the book of the living and not be written with the righteous. Maliwanag po dito mga minamahal na mga kapatid, ang pagkasabi ng talata, hindi kailanman mawawala ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay na yan kung tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. At sabi pa nga doon sa Revelation 3 verse 5, He who overcomes shall be clothed in white garments and I will not blot out his name from the book of life. But I will confess his name before my Father and before his angels. Maliwanag po dito mga minamahal na mga kapatid, ang sabi ng talata na kailanman na tayo ay kung nagtagumpay sa lupang ito, ay bibihisan tayo ng ating Panginoong Diyos ng malinis na bihisan at tayo ay, ang sabi doon ng talata, hindi babaguhin o hindi aalisin ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Now, the question for us at this time is, how can I pass the judgment? How can we pass this judgment? Isaiah 64 verse 6, But we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. Ang sabi po dito, katulad ng ating pagkatao, yung ating katwiran, inihalintulad ni Propeta Isaiah, wala tayong may pagkakailang anuman. Parang sa tingin ng Diyos, ito'y waring basahan. Subalit kung tayo'y nabihisan ng katwiran ng ating Panginoong Hesus, ang mahayag sa atin ay ang ating katwiran ng ating Panginoong Hesus at hindi ang ating sarili. At ang sabi doon sa Romans 3 verse 10, As it is written, there is none righteous, no, not one. Sa ating kasalukuyan ngayon, wala talaga tayong masasabing righteous ang bawat isa, kundi lahat ay nangagkasala at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Ganun pa man, kung tayo man ay nagkaroon ng pagkakasala, naandito ang ating Panginoong Hesus. Siya ang namamagitan sa bawat sa atin. Siya ang tumutulong sa inyo at sa akin na siyang gagabay at magbibigay ng kapangyarihang masunod natin ang kanyang kautosan. Siya rin naman ang tutulong sa atin upang sa pamagitan ng kapangyarihan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus at ng kanyang dugo na nabuhos doon sa Kalbaryo ay tayo magkaroon ng pagtatagumpay. Ang sabi po doon sa John 5, verse 24, or second to the last, ang sabi po doon, Most assuredly, I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but he passed from death into life. Maliwanag po dito ang pagkakasabi ng talata sa sino man
na dumidinig at sumasampalataya sa ating Panginoon, ang sabi doon, kailanman sila ay hindi mawawala, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan at kanilang malalampasan ang araw nito ng paghukom. At ang sabi po doon sa Hebrews 7:25, therefore, He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for them. And in 1 John 2:1, we have an advocate with the Father, which is Jesus Christ, the righteous. Ito po ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa bawat isa, na kung saan ang ating Panginoong Hesus ang siyang ating tagapamagitan sa Diyos at sa atin. Siya ang ating abogado. Siya ang siyang tutulong sa atin upang tayo ay magtagumpay. Samantalang tayo ay naghihintay sa malapit na pagdating ng ating Panginoon, alam nating siya malapit nang darating. Isang pagsasalarawan, isang sambahayan na kung saan sila'y mag-alak na naghihintay sa ating Panginoon, samantalang kasama niya ang kanyang mga anghel sa kanyang kalangitan, sa kalangitan, na sila'y darating, siya'y bababang muli. At ang sabi dito ng talata sa panghuli, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work. Ang ating Panginoong Hesus ay malapit nang darating. Sabi niya dito, at ang kanyang gantimpala ay nasa kanya upang pagkaluban ang bawat isa ng ayon sa kanilang mga ginawa. At ang sa atin dito, mga minamahal na mga kapatid, ang ating Panginoon ay nananawagan sa inyo at sa akin. Tanggapin natin siya. Kilalanin natin siya sa ating buhay bilang personal nating tagapagligtas. Patuloy na sumunod sa kanyang kalooban, sa kanyang kautusan, upang kung dumating man ang paghuhukom, nakasulat doon sa aklat na tayo, ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, at ang ating mga ginawa, anuman ang nakasulat, nandoon nakasulat din naman ang pagpapatawad ng ating Panginoong Hesus. Bago po tayo magtapos sa ating pag-aaral ngayon, nais kong atin pong pakinggan ang mensahe ng awit na ipagkakalob sa atin ni Rizal at ni Daniel de los Reyes. God gives grace. Ang Diyos ang nagbibigay ng grasya o ng kanyang biyaya sa bawat sa atin. Pakinggan po natin ang kanilang awit. Sometimes problems seem so big, they hide the light of day. Sometimes pain cuts so deep, I can't find the words to pray. Sometimes heartaches seem to be much more than I can stand. That's when grace seems to take me by the hand. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace that carries the weary and worn. He's everything we ever need for everything we face. So comes his very own, God knows the weakness of
Maraming salamat sa inyo, Sister Rachel, Brother Daniel, sa inyong inawit. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng biyaya anuman ang karanasan natin sa buhay sa ngayon. Mga discouragement, sickness, heartaches, o anuman. Nandyan po, ang Panginoon ang siyang tutulong sa atin. Base sa ating pinag-aralan, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, magkakaroon tayo ng pagtatagumpay. Muli po, sa oras ito, ako'y umaasa na ang ating pinag-aralan ay nakatulong sa bawat isa at nakatulong sa ating lubos na paglapit at pagkilala sa ating Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas. Tayo muna pong sumandaling yumuko sa ating panalangin. Kagalang-galang po naming Diyos sa mabanal naming makapangyarihan sa lahat. Tunay na napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Binagyan nyo kami ng mga pabalitang ito. Mensahe ng pag-asa. Sa kabila ng ganitong karanasan namin na sa aming buhay, ang aming Panginoong Hesus ang siyang aming gabay at nagbibigay sa amin ang kapangyarihang mapagtagumpayan namin ang kasalukuyang pamumuhay namin sa ngayon. Higit sa lahat, Panginoon, maraming salamat na sa diwa ng aming pinag-aralan, ang aming Panginoong Hesus, ang siyang aming hukom, ang siyang aming tagapagtanggol, na bagaman sumbatan kami ng kaaway, subalit ang aming Panginoong Hesus, sa pamagitan ng kanyang dugo sa kalbaryo na nabuhos sa bawat sa amin, ay kanyang mababanggit na kami ay inyong mga anak, pinatawad sa aming mga kasalanan. Sa dahilan, sapagkat kami ay sumunod sa inyo, kumilala sa inyo, at tinanggap namin kayo bilang personal namin tagapagligtas. Aking dalangin ang aking mga kaibigan dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pagpalain sila, Panginoon, sa aming mga napag-aralan sa ngayon. Manatili sa aming puso at isipan ang mga salitang ito at magudyok sa amin ang gawang kabanalan. At maibahagi namin ito sa iba na nangangailangan, ang mga mabuting pabalita ng kaligtasan. Maraming salamat na inyong gagabayan ang aming mga kaibigan na mayroong karamdaman. Patuloy nawa na ipagkalob sa kanila ang kagalingan mula sa inyo. Mga kaibigan, mga kapatiran na nasa pamimigati o kaya sa kalungkutan sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay, aliwin po nawa niyo sila, Panginoon. Mga kaibigan namin at mga kapatiran na nasa kagutom at pagkauhaw dala ng krisis na ito, busugin po naman niyo sila, Panginoon, at pagpalain sangayon sa inyong kalooban. At ganun din, mga nagugutom at nauhaw sa inyong salita, naway ang mga salitang aming pinag-aralan ang makabusog sa kanila, magpatibay ng kanilang pananampalataya sa inyo hanggang sa kayo dumating. Maraming salamat sa inyong pagpapatawad sa aming pagkukulang at pagkakasala. Maraming salamat sa inyong bendisyon na igagawad sa bawat sa amin sa gabing ito, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At muli, ibahagi natin po ito sa ating mga kaibigan. God bless you all. Thank you very much. And share this truth to others. Upang kung magkaganon, sila rin naman ay makatanggap ng pabalita ng ating Panginoon. See you again next week. And at the same time, stay safe and God will take care each one of us too. Thank you and God bless.